Hello Queens! Welcome back again to our channel. Doon sa last video ko ay meron akong ni-review which is yung soothing gel from Lux Organics. So today guys, meron tayong i-compare sa product na yun. So ito yung ni-review ko. Ayan. If you haven't watched that video yet, ilalagay ko sa link sa taas and sa description box. Yung i-compare natin dito guys ay from Fresh Skin Lab. Ito yon. So, pareho silang soothing gel. Ito nakalagay dito ay soothing gel lotion. Pero, parehas lang sila actually. So, parehas silang for glass skin. Pero, itong sa Skin Lab, hindi niya kine-claim na for glass skin siya. Pero, nung na-try ko to, yun ang effect sa skin ko at doon sa mga lahat na yata ng mga napanood kong reviews about this, effect sa kanila ay for glass skin. Ito naman sa Skin Lab, kine-claim niya talaga dito na siya ay for glass skin. Kasi nakalagay dito ay 98% tomato glass skin. So, ang tanong, alin nga ba ang mas maganda sa dalawang product na to? Alin ang mas effective at alin ang talagang nakaka-glass skin? So, kaya ipagko-compare natin to guys mula sa packaging hanggang sa nilalaman. Ang dalawang products na to ay available sa Watsons. Meron din to sa online shop like Shopee and Lazada. These products are both 300ml and ito pong sa Lux Organics guys ay 229 at ito naman sa Fresh Skin Lab ay 249. So sa price guys, mas mahal ng konti itong sa Fresh Skin Lab. Itong Lux Organics, meron siyang 100ml na nasa pack. So, I think yun ay 109 pesos. And itong sa Fresh Skin Lab, hindi ko sure if meron siyang available na nasa pack lang. So, pagdating sa packaging, mas gusto ko itong sa Skin Lab kasi guys, parang mas mukha talaga siyang social or mamahali yung packaging niya. As you can see, diba? So, ito, mas makaka-attract siya ng mata. Kung first time siya makikita sa Watson at magkatabi sila, mas mapapansin mong una itong sa Skin Lab kasi maganda yung packaging. So, sometimes kasi guys, sa packaging pa lang, diba? Parang yun ang mga nagiging dahilan kung ba't bumibili tayo ng isang products pag maganda yung packaging. So, dito guys, okay yung packaging para sa akin ng Skin Lab. Pero syempre, mas importante pa rin kung ano yung binibigay na effect sa'yo ng products na to. Itong soothing gel ng Lux Organics ay 95% aloe vera and snail. Samantalang itong Fresh Skin Lab ay 98% tomato glass skin. So, pareho silang soothing gel pero magkaiba sila ng main ingredients. Ito daw si Lux Organics soothing gel ay for all types of skin. Ito namang si Fresh Skin Lab ay wala pong naka-indicate. Ito pong dalawang ito ay made in Korea. So, and then guys, ang kine-claim nitong si Lux Organics, siya daw ay for moisturizing, firming, and brightening. Samantalang itong si Fresh Skin Lab, kine-claim nito ay for nourish and luminous white glow. So, kaiba din sila actually ng kine-claim. Pero, ang pinaka-main kasi dito ay yung pagiging glass skin. Dito kay Lux Organics, siya daw ay alcohol-free and paraben-free. And nakalagay din dito sa lakod na siya ay cruelty-free. Samantalang dito naman kay Fresh Skin Lab, siya daw ay dye-free, alcohol-free, paraben-free, mineral-free, and benzophenone-free. So, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Sa likod nila guys, doon kay Lux Organics, dito nakalagay yung kanyang mga benefits and ingredients. So, lahat po dito naka-indicate. Samantalang dito kay Fresh Skin Lab, wala po. Pero dito naman po siya nakalagay sa kanyang tabihan. Ayan. Para sa akin, okay naman kung saan nakalagay kasi as long as mababasa mo yung mga naka-indicate. Guys, parehas lang naman sila na meron nakalagay na ingredients, na expiration, mga importante po na kailangan mong malaman about sa products na
ito. Ano pa ba yung mga kiniklaims itong products na ito? Dito muna tayo kay Lux Organics. So, andito yung uses and benefits. Una, with snail secretion filtrate and aloe vera to moisturize and heal irritated, damaged skin. It helps with sun-damaged skin, hydrates and nourishes dry skin, stimulate production of collagen. Okay, Fresh Skin Lab naman ay Tomato Glass Skin Soothing Gel Lotion is a specially formulated gel lotion combo that gives the skin which is beneficial in maintaining a natural, healthy, glowing skin. So, yun lang po yung kiniklaim dito sa product. So, more on talaga pagpapaglowing and glass skin to. Samantalang itong for Lux Organics, parang nagbibigay siya ng mga benefits like yung pagiging nire-repair niya yung damaged skin mo, galing sa sun, hinahydrate din niya para ma-moisturize. At ang pinaka maganda dito guys, meron siyang collagen. Ito wala siyang collagen. So parang pinaka talagang magiging glass skin lang yung iyong skin. So bakit ba kayo nandito sa aking video? Siyempre para malaman nyo yung effect niya sa aking skin. And itatry na natin to guys pareho. Kanina po nakapag-wash na ako ng aking face. And gagamit po ako ng toner. Ayan. Ang toner na gagamitin ko ay from Fresh Skin Lab again. Yung kanyang actually partner po ito. Alam nyo guys, kaya talaga ako napabili nito ay dahil sa kanyang packaging. Kasi ang ganda, diba? Ang ganda talaga ng packaging niya. So wala pa po ako napapanood na nag-review nito nung binili ko to. So nagandahan lang po talaga ako dun sa kanyang packaging. So yung kasi naman guys, diba ang ganda talaga? Itong sa Skin Lab, nagamit ko na to for a week. So, straight kong ginamit para malaman ko kung ano magiging effect. Kaya, alam ko na syempre kung ano sasabihin ko sa inyo. Kaya, ito pong dalawang products na to guys, inuulit ko. Mas maganda po siya pag nilalagay niya sa ref. So, parang po silang nakalagay sa ref. Kaya malamig po to. I-expect ko na malamig po talaga to sa skin. Sa left side po ay itong Lux Organics ang ating gagamitin. Ito po yung itsura niya guys. Pag in-open niyo po siya, meron siyang protection na ganito, which is good. Yan. Tapos, ganito po yung itsura niya. So, kasi sobrang gamit na gamit po talaga to. And yung kanya pong consistency ay para talaga siyang aloe vera. So, ganito lang po ako maglagay. Pwede niyo siyang damihan para maging parang mask. Sobrang sarap niyang nasa feeling sa face. Okay. And dito naman tayo sa Fresh Skin Lab. Ito yung itsura niya when you open it up. Ito guys, medyo careful kasi wala po siyang protector. Kung yun po ba yung tawag doon. So pag bukas niyo, ganyan agad. Tapos color white po siya. And ito po yung consistency. Ayan. Para siyang lotion na medyo malabnaw. So ganyan lang po. Yun guys, hihintayin lang po muna natin siyang matuyo. A few moments later. Okay guys, so more or less 10 minutes na po. And ito po yung itsura niya sa face ko. As you can see, pareho naman po silang parang glass skin, you know, kumikintab-kintab pa. Yan. And ito pong sa Skin Lab ay kapag hinawakan mo or paghahawakan ko, wala po siyang lagkit. Hindi pa po siya kasi ganun talaga nagde-dry, pero wala po siyang lagkit. So yan, hindi po siya malagkit. Mukha lang siya parang mabasa-basa. Parang mukha lang po siyang may pagka-dewy, pero pag hawakan mo, hindi po siya malagkit talaga. So okay na okay pagka matutulog ka. Sa pillow mo, yun, parang hindi ka mag-worry na kakabitan ng dirt yung face mo kasi hindi po siya malagkit. At dahil po dyan, pwede mo rin po siyang gawing moisturizer sa umaga bago ka mag-sunblock kasi hindi po siya nag-oily, hindi siya malagkit. So, para sa akin, ito po ay for oil, pwede rin sa oily skin. Samantalang ito naman po sa Fresh Skin Lab, ay meron po siyang lagkit. So, kanina po kasi, yung parehong lagay ko, equal lang po sila na hindi po masyadong madami. So, usually po, kasi kapag sa mga ganitong soothing gel, medyo marami po akong maglagay dahil parang ginagawa ko na siyang mask. So, pag masyadong madami yung lagay ko dito, sobrang lagkit niya.
So kanina hindi masyado yung madami-dami ang aking nilagay, pero medyo may lagkit pa rin po siya. So mararamdaman mo na meron pa talagang product sa mukha mo. So malakit siya, guys, actually. Ayan, yung talagang may isip mo na pag halimbawang lumabas ka, may alikabok, kakapitan po siya ng alikabok. So, ano naman po yung effect na binibigay nito sa skin ko? Actually, guys, sa malapitan, ito pong sa Lux Organics ay bibigay siya ng brightening effect. Yung effect niya sa akin, parang mas nagbabright po itong side na to kaysa dito sa personal po. Itong isa sa totoo lang, parang wala po siyang pinagbago doon sa may nakalagay or wala. Parang wala siya effect na ganun. Kaya po, one week po siyang ginamit. Tinitingnan ko kung ano po niya magiging effect sa bawat araw. Siyempre, mas makikita mo to kinabukasan pa yung effect niya sa'yo. Honestly, ito pong kay Fresh Skin Lab, sa pag-use ko po ng one week, ay hindi ko po masyadong nakikita na effect. I'm sorry, pero iba't iba pa rin naman tayo ng skin type. So, malay mo sa ako lang to, sa skin ko lang to na wala siyang ganung nabigay na effect. Pero baka naman sa'yo meron. Nagkakaroon lang po siya ng glass skin kapag, syempre, pag ginagamit mo siya sa gabi. So, umaga naman po, hindi ko rin siya na-feel na medyo smooth. As in, wala po. Malalaman mo naman yan sa paggamit mo sa araw-araw. Samantalang itong si Lux Organics, na-feel ko pag ginagamit ko, parang yung skin ko parang maganda siya. Parang nagiging blooming yung skin ko. Yung halimbawa, maganda yung lapat ng powder, maganda yung lapat ng makeup. Yun, so pagising mo, okay yung skin mo. And ito pong sis Fresh Skin Lab, wala po talaga, I'm sorry, pero wala po talaga siyang ganong effect sa akin. Kaya after po na one week na ginamit ko to, in-stop ko na siya. Kaya po nga, ito po nandito sa Balayan. And ito pong aking Lux Organics nasa Manila po, kasi ginagamit ko yun talaga araw-araw sa Manila. Ito po dito, ito po andito lang siya, hindi ko pa ulit siya nagagamit. Ngayon lang, kasi nga po, gamit natin for our video. Pero siguro naman, guys, magamit-gamitin ko kasi sayang naman, malayo naman, gustuhan ko din. Pero yun nga lang, ayoko kasi na masyadong malagkit po sa face, lalo na pag natutulog ako. Ayoko po ng ganon. So, yun din siguro. For its price naman, syempre, mas okay pa rin itong si Lux Organics kasi mas mura kaysa dito kay Fresh Skin Lab. Yun nga lang, mas maganda talaga yung packaging nito, mas nakaka-attract. So yun po, guys, yun po yung for para sa akin, ha. Mas gusto ko po itong kay Lux Organics. Ito po yung mas marerecommend ko kaysa dito kay Fresh Skin Lab. Pero inuulit ko, depende pa rin po sa skin. Din malay nyo, mas okay pala sa'yo itong isa kaysa dito kay Lux Organics. So siguro depende rin sa kailangan ng skin. That's it for today's video. I hope somehow may na-share naman po ako sa inyo. And ikaw, queer, andiyan ka na naman sa aking channel. Mag-subscribe ka na and hit mo na yung bell button para ma-notify ka sa mga bago kong videos. Thank you for watching and I will see you on my next video. Bye!